post ng mga nakaraan sa page. Dami tatanong kung sa page ng mga dreadlocks, dami tatanong kung ano ba yung best. Yo, yun nga na, syempre, bati muna tayo. Magandang buhay sa inyo lahat, kapayapaan at pagmamahal sa mga nagsubscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat. Syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang kayo dyan. And click the notification bell para naman updated kayo. So, ang topic natin ngayon is about sa anti-dandruff shampoo. So kasi napapansin ko ang daming post ng mga nakaraan sa page. Dami tatanong kung sa page ng mga dreadlocks, dami tatanong kung ano ba yung best, the best na anti-dandruff shampoo na gamitin. Actually ako problema ko rin yan nung una. So siyempre, bago natin talakayan. So meron akong tatlong anti-dandruff shampoo na nagamit ko na nakatulong sa akin. So, game na tayo, game. So, ayun na nga. Meron akong iba't ibang klaseng shampoo na gamit. Tagal ko na na-dredge. Wait ba, 2015 kaya lang. Iba-ibang nag-extension ako, tanggal. Hanggang sa noong April 15, kung di ako nagkakamali, last year, April 14, yun, nagpa-natural dreads na ako, nagpa-buko talaga. So, anyway, yung sa tagal ko ng dreads, ang dami ko na na-experience dyan. Pero yung pinaka, syempre, mahabang na-experience ko, yung talagang malalaman mo yung journey nung sa buhok mo. Buhok ko is yung naraang March. Tanong, ano ba yung gamit kong shampoo? Ayun, yung pang araw-araw ko nagamit na shampoo, simula na nag-dreadlocks ako, wala namang iba kundi ito, Clear Men. So, typical na ginagamit lang din ng tao. Ayun. Paano ko siya gamitin? Alam naman niya ng mga dreadlocks. Lagay sa tubig, banlawan, tunawin mabuti. Tapos, sa anit lang ikukuskos. Siyempre, yung ginagawa ko, turo lang design ng artist ko, tsaka no, ibang mga matagal na dreadlocks, yung mga sinasabi sa akin. Sa anit lang ang lagay, hindi dito sa strand. Okay, kasi ito, hindi naman to, dapat to, hindi talaga to direct na nilalagay ng shampoo. Pumapasok naman yan dyan sa loob, alam niyo naman yan. So, dapat dito lang sa anit. Bumabaho naman kasi sa ulo natin, yung anit, hindi yung strand. Okay? So, mas tunaw, Mas konti yung chance na magka-dandruff ka. Mas tunaw, mas babanlawan mo maigi, mas maingat ka na talaga yung anit lang. So, yun. Mas maliit yung pro na magka-dandruff ka o balak-ubak. Pero kasi, sa kagaya natin na dreadlocks, hindi yan talaga may iwasan. Kasi, sa mga partitions, hindi yan tayo, kung ikukumpara mo sa hindi na dreadlocks na buhok, syempre, mas madaling naanlawan eh. Diba? Kasi yung mga shampoo sumisiksik dyan, yan naman yung nagiging problema, yung nagiging flakes, hindi na kukuskus ng maigi. Tsaka dapat siguro isa pang tip, may pressure yung tubig yung sa mga bidet, ganon. Diba, yung isang artist ko nga, kilala ko, isang kaibigan ko, paabit pa talaga ng bidet para pang ano lang sa ulo niya. So yun, nung medyo napansin kong hindi na masyadong una yun ha, una to tipo na siya, Clear Head and Shoulder, yan ganyan lang din gamit ko. Nung sa tingin kong hindi na paano ba, sa tingin kong mas kailangan ko ng gumamit, na conscious na ako, tingin ko kailangan ko ng ibang shampoo. May sinubukan din ako, sunod ko sinubukan ito,
Celsum Blue. San meron ito? Sa Mercury, meron. Sa Shopee, meron. Mura lang to eh. Hindi ko nagkakamali. Magkano ba? 30 plus? 20 plus? Hindi ko na matandaan. Basta mura lang to. Eto, ito yung gamit ko. So, alam ko kung hindi ko nagkakamali. May dalawang flavor to. Honey. Flavor yan ah. Honey. Tapos nakalimutan ko yung isa kung hindi ko nagkakamali. Apple yata yung isa. Basta yung isa, honey. So, ganun din. Ganun din yung proseso. Kaiban lang. Ganun din ginawa ko ah. Mas binabad ko to. Binabad ko sa buhok. Pero ganun din. Tinunaw ko lang din sa tubig. Tinunaw ko siya sa tubig. Nilagay ko sa anit. Same process. Same procedure. Banlawan. Ngayon, nung talagang tumagal na, nung tipong sinasabihan na ako ng asawa ko na, ayun, may balakubak nga daw, medyo madami. Nakapansin din ng nanay ko. Siyempre ako, hindi ko napapansin yung bandang likod, yung bandang unahan lang. Tumira na ako nito. Naghanap ito. Keto ko na soul o dermasol. Mabibili nyo ito sa Mercury. Magkano? Bili ko dito, 220. Ayan yung tsura niya. Naku, hindi ko kakamili. Meron ditong nasa sachet. So, ito yung binili ko. So, ito, ginamit ko to. Hindi ko na siya tinunaw sa tubig eh. Kasi, kukuha ka lang, lalagyan mo dito ko, kasi daliri mo. Ako, ganito yung way na ginawa ko. Binasa ko muna yung buko. Binasa ko yung buko, binasa ko yung anit ko. Naglagay ako dito. Pagkalagay ko dito, kinuskus ko sa anit ko. Sa mga partitions, yan. Lagay ulit, kinuskus ko. Kinuskus ko. Pag kinuskus ko, iniwan ko siya ng 5 to 10 minutes. Nandun lang. Siyempre, habang babasa ka, sabon-sabon ka muna ng katawan. 13 minutes, tsaka ako siya binanlawan. So, ang experience ko so far, so good naman. Tapos, ginagamit ko siya twice a week lang. Twice a week. So, eto, bihira ko na siyang gamitin. Actually, hindi na nga, kaya may natira pang isa. So, eto, gamit ko lagi. Clear. Tapos, pagka, ano, eto gamit ko. So, susubukan ko sa mga susunod na linggo, na pumirmis ako dito. Tignan natin kung 100% mawawala yung dandruff. Pero ngayon pa lang, inuunahan ko na kayo. Sa tingin ko, hindi yan 100% mawawala. Kasama sa journey natin yan. So, kailangan lang natin gawin, lesson. I-lesson natin yung maging prone ka sa dandruff. Yun. Tsaka minsan kasi wala rin naman sa shampoo yan. Sa lifestyle din. Okay? So, ingatin nyo lang. Siyempre, dagdag din natin. Kung mas masyado kang pawisin, diba? Kung mas masyado kang pawisin, mas magiging prone ka sa dandruff. Ulitin ko ah, yung shampoo kong gamit, palimitang shampoo, tipil na shampoo na ginagamit mo, oh, clear. Head and Shoulder, Palmolive, kung ano pa man yan, kung anong local brand na ano. Eto yung isa. Hanap kayo yan. Eto naman yung isa. Okay? Chung. Yun lang. So again, share ko lang naman yung experience ko. Yung ibang naka-dreadlocks dyan, naka-dreaded, may mga experiences sila, may way din sila kung paano nila gawin. So may mga itatanong sa akin, paano daw mag-alis ng kuto sa dreadlocks. Itatanong natin yan sa ibang naka-dreadlocks. Kasi kung hindi ko pa na-experience, hindi pa ako kinukuto. Hindi pa talaga. Simulat sa pulisa, kuto, wala pa. So hindi ko masasagot yung tanong nyo, kaya magtatanong tayo sa ibang naka-dreadlocks, okay? Sa mga 5 to 10 years na siguro naka-dreads para mas malupit. Yun lang, again. Kung mas pawisin yung ulo mo, maraming way dyan. Maraming way. May iba dyan gumagamit pa nung, alam mo yung pinag-unaban ng kanin? Anong bigas pala? Pag magsasayin ka, di ba? Itatapon mo yung unang banlaw. Iba, binabanlaw sa ulo yon. Mga sabihan na matatanda. Pero ako, eto lang yung gamit ko. Syempre, mas pawisin yung anit mo, mas prone ka magka-dandruff. Tapos pag nag-shampoo, hindi masyadong nababanlawan. Doon yung nakukuha. Okay? Tsaka sa kagaya natin na dreadhead, dreadlocks, mas prone talaga tayo sa dandruff. So, mas ingatan nyo yung sarili nyo, mas ingatan nyo yung anit nyo,
para mas malupit yung flex, malupit yung formahan. Flex ka ng flex, ang dami mong dandrop sa ulo, di ba? Ang sagwa ng pare. Lalo kung nagtatrabaho kang tao, na ipagsalamuha ka sa iba. Tsaka para tumaas na rin yung moral natin yung mga na-dreads, di ba? Pero kasama sa journey natin yan, hindi natin may iwasan, pero mababawasan natin yan. Okay? Yun lang. Again, don't forget to subscribe my YouTube channel, Frequency Production, Trendy Magical. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.